Dahil sa pandemya, maraming tao ang na-lockdown sa kanilang mga tahanan. Para malibang, may naging plantito at plantita. At ang iba naman ay naging online sellers o kaya naman ay bloggers. Pero sa mga mahilig sa pagkain, pack na pack ang mga nagsulputang food trends. Ang sushi ngayon ay baked na. Ang pandesal, nilagyan ng ube. Ang kape, ni-level up pa. Pati ang gelatin, nabigyan ng kakaibang twist. Naging 3D gelatin cakes. Meet Michelle Mintu. Siya ang jelly artist behind these delicious cakes. Wala akong background in any cooking or culinary. I love arts lang. And then, nung nakita ko pa ito, nung birthday ko nung 2020, umorder ako sa isang jelly artist. And then, na-amaze ako. Sabi ko, gusto ko nito. Gusto kong gawin to. Gusto kong itry as hobby ng sana. Sabi niya, mag-open siya ng workshop. So, I immediately enrolled. Ako yung unang student niya sa jelly art. After the workshop, ang unang gawa kong cake for my sister's birthday. Pag tiningnan mo siya, hindi pa siya ganun kaganda. Pero yung iba, nung pinost ko siya online, naganda naman yung iba. Nung nakita ko kasi yung product, yung cakes, I fall in love with it. And sabi ko, gusto ko to, gusto ko tong gawin. Gusto kong mag-practice, gusto kong matutunan kung paano gawin. Kasi it's more than an art. It's more than yung mga flower lang na ginagawa mo. Marami ka pang pwedeng i-create na mga images. And because I love arts, I love desserts, yun, nag-combine siya. So, naging hobby ko siya. And then, bonus na lang yung naging business na rin siya. Yung in-invest ko na time and effort and money for that, mabilis siyang bumalik dahil sa dami ng orders, ang dami na-satisfy sa gawa ko, na-amaze dun sa gawa ko. Kasi konti pa lang yung jelly artist dito sa Pilipinas. I'm employed also in a telco company. So, nung mag-declare sila, mag-advise sila na everyone will be working from home na, ang dami kong idle time. Unlike yung before, di ba, yung oras mo na uubos sa transportation, sa traffic, hindi ka makakaisip mag-business kasi pagod ka na pag-uwi mo. Pero since nasa bahay ka nga lang, tumataas yung expenses. So you have to think of something na na extra income. So nauso yung mga online business. You have to set the clear jelly and put it in a mold. And then palalamigin mo siya for at least 6 hours. After that, saka mo pa lang siya pwedeng designan. Then petals by petals, i-insert mo siya using a syringe. And then milk and gelatin solution, yun yung ginagawa namin na panggawa ng flowers. We're using special tools, special needles. Stainless siya, 100% food grade. Inilalagay siya sa dulo ng syringe. And then, yung milk solution, ini-insert mo siya isa-isa hanggang mag-form yung image na gusto mo, yung flowers na gusto mo. Inuukit ko siya dun sa gelatin. And imagine yung gelatin, nakataob siya. So, ini-imagine mo yung image na nakatalikod sa'yo. So, pag inukit mo siya, mag-i-imagine ka kung ano yung nasa harapan. And then, kapag tinaob mo yung cake, saka mo palang makikita kasi yung itsura niya, yung itsura ng ginawa mo. So, hindi siya ganun kadali. Actually, giving up is never an option for me. Kasi I love making jelly art cakes. Kumbaga, yung hobby na to is naging passion ko na. Yung paggawa niya, parang nakaka-relax na siya sa akin. So parang ang feeling ko sa kanya, ito na yung stress reliever ko. So hindi ko siya i-give up kahit walang sales kasi it's a hobby pa rin eh. Ang gandang hobby pa rin niya sa akin. Yung every cakes kasi na ginagawa ko, it's a very unique
sophisticated and delicious siya. So kapag na-appreciate siya ng client ko, na-amaze sila, natutuwa sila, and then binabalik-balikan yung products ko. And that makes me going na nagki-crave pa ako to do more. Naggusto ko pa ng mga bagong design, bagong images. Basta yung mga kakaiba na mapapawaw ka kapag ka na-receive mo yung cake. And it's very satisfying, fulfilling na yung mga clients mo is not only delighted by its looks but also in taste. Know yourself first. Alamin mo yung mga bagay na you are passionate about, and then pag ginawa mo will makes you happy. Kahit nakakapagod, happy ka sa ginagawa mo. Huwag kang matakot na sumubok, mag-aral ng mga bagong skills at yung matututunan mo, gamitin mo para umasenso ka. In every business naman, talagang mahirap sa umpisa, pero you have to work hard to make it work. Hi, I'm Xiaoming Du. I'm a jelly artist of Shalatin Art Blossom. For inquiries and orders, kindly message us in our Facebook and IG page. I like to invite everyone na gustong mag-business ng katulad ng business ko. Pwede silang mag-inquire for workshop. Pwede ako magturo sa kanila. Remember mga Kapinoy, lahat ng bagay na pinagsumikapan ay may maasahang magandang kinabukasan. Work hard, dream big, and never give up. Yan ang Asenso Kapinoy!